Isang mapagpalang gabi ang aking pagbati sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating online discipleship training. Today is Tuesday at eksaktong alas 9 po ng gabi. It's 9 PM, Tuesday 9 PM, at ngayon ang ating subject ay Christian Life and Service Seminars, Class 101. At ngayon ay week number 6, pang-anim na linggo na po tayo sa ating napakagandang sinimulan. Monday, Purpose-Driven Life. Tuesday, Christian Life and Service Seminars. Wednesday ay training for incoming leaders. Monday, Tuesday, Wednesday, 9 PM to 9:45 PM ng Monday, Tuesday, Wednesday. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Tignan muna natin kung live na po tayo. Ayan, we have 31 sa ating pagsisimula. Purihin ang ating Panginoon. So, nasa class 101 po tayo ngayon, every Tuesday, 9 to 9:45 PM. So, share na, gisingin na, at yung ating mga followers, alam ko po na napakarami pong sumusubaybay nito. Itong CLASS, Christian Life and Service Seminars, ay apat po na modules. Ngayon ay nasa first module pa lang tayo. Ang module number 101 ay Discovering My Membership. Ang 201 ay Discovering My Maturity. Ang 301 ay Discovering My Ministry. At ang 401 ay Discovering My Mission. So nasa unang module pa lang tayo at pang-anim na lesson natin ngayon. Praise God! So, simulan na po natin. Ang ating pong topic ngayon ay Our Church Strategy. Our Church Strategy. At ito ang week number 6 natin na lesson. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verses 22 to 23, Paul, I have been all things to all sorts of people, that by every possible means I might win some to God. I do all of his for the sake of the good news. Yan po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 22. Ngunit lahat ako sa lahat ng uri ng mga tao, upang sa lahat ng posibleng paraan ay makamit ko ang ilan sa Diyos. Ginagawa ko ang lahat ng Kanya para sa kapakanan ng mabuting balita. Yan po ang translation ng Tagalog translation ng 1 Corinthians chapter 9 verses 22 to 23. Now, siguro ang tanong natin ay who are we trying to reach? Who are we trying to reach? Dito sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid, sino ba ang gusto nating maabot, no? Sino ba ang sinusubukan nating abutin ng salita ng Panginoon? Kasi our church strategy, dapat po ang isang gawain ay meron siyang estratehiya kung paano magkakaroon ng magandang programa
na maipahayag, no? Maipahayag ang salita ng Diyos. Kasi marami pong tao, potential na mga kaluluwa na dapat magkaroon ng relasyon sa Diyos. Pero ano po ang iba't ibang mga programa, no? Ano ang iba't ibang mga estratehiya? Kasi kailangan po sa isang gawain ay meron tayong strategy o estratehiya o pamamaraan kung paano natin mas marireach out ang mas maraming tao na makakapanumbalik sa ating Panginoon. Diba? Well, hindi lamang po tayo naghihintay, ang church ay naghihintay na puntahan ng tao, yung mga tinatawag na, bagamat may mga ganon, may mga walk-ins, ano po? Yung napadaan, uy, may simbahan pala dyan, attend ako dyan. May mga ganon din naman. Di natin inalis yung ganong pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos. Pero maliban sa ganon, kasi kung yun lamang po ang asahan natin, yung mga walk-ins, pwede rin mga referrals, yung mga may kamag-anak po ako, Pastor Rene, sa Maynila, pwede bang paki-follow up ninyo? Or, yung kamag-anak na yun ay i-encourage ng kanyang kamag-anak na dumalo sa pinakamalapit na gawain natin. Pwede din po yung by referral. Pero, maliban po sa ganun, parang wala pang bahagi ang church, no? Kasi yung nag-walk-in, effort yun ng nag-walk-in. Yung ni-refer naman ng tagalabas, effort yun ng tagalabas. Ano ang estratehiya, no, ng simbahan para itong strategies na ito ay magamit upang magkaroon ng kamalayan, no, ang tao na kailangan nilang maging bahagi ng isang gawain. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 9 verse 22, yes, whatever a person is like, I try to find common ground with him so he will let me tell him about Christ and let Christ save him. Yan po ang 1 Corinthians 9:22 sa Living Bible, no? Sabi po ni Pablo, oo. Ano man ang itsura ng isang tao, sinisikap kong humanap ng tinatawag na common ground. Ano ba yung common sa iyo at yung taong iniimbita mo? Hanapin mo yung common ground na yon para hayaan niya tayong sabihin sa kanya ang tungkol kay Kristo at hayaan siyang maligtas o iligtas ni Kristo. So isang sagot sa ating tanong na sino ba ang sinusubukan nating o inaay natin, no, na abutin. Sa mga estudyante, siyempre dapat ang inyong pinagsusumikapan na abutin ay yung mga kapwa ninyo estudyante. Yung mga nag-opisina, dapat ang inyong sinusubukang abutin ay yung mga katrabaho niyo sa opisina. Yung mga nagne-negosyo ay subukin ninyong abutin yung mga pareho ninyong mga negosyante. Yung mga tatay ay subukan nilang abutin ang kanilang mga kaibigang mga tatay din, ganun din ang mga nanay. So bawat isa sa atin ay meron tayong merkado, meron tayong market na inaabot. Kasi siyempre mas magkakaroon kami ng common ground kung ako ay aabot sa isang katulad kong tatay, no? Kung ako'y estudyante, magkakaroon kami ng common ground kung parehong estudyante po ang inaabot ng isang estudyante. So, naintindihan niyo po ang ibig sabihin nun. Upang sa pamamagitan ng common ground na yon ay magamit na catalyst, no?
magamit na vehikulo na maiparating natin ang mensahe sa tao. Now, so nasagot po natin yung sino ba ang sinusubukan nating abutin, no? So this time, nais nating ilipat ang pag-aaral sa 5 levels of commitment. 5 levels of commitment. O yung parang sinasabi nating 5 antas ng commitment. Kasi, hindi lahat ng pumapasok sa gawain ay automatic na pare-pareho tayo ang level. May kanya-kanya pong antas, no? Siyempre, kung ako, pastor, at may mga bagong dating, eh, maliwanag pa sa araw, sikat ng araw yun, na hindi kami pareho ng antas ng commitment sa Diyos. So, dito po sa ating pag-aaral, classify natin muna ang 5 levels of commitment o yung tinatawag nating 5 antas ng commitment. Paano ba natin susukatin, ika-classify ang antas o level ng commitment? At meron po akong nakita sa ating pinag-aaralan na 5 antas ng commitment, no? Ang unang antas dyan ay community o yung tinatawag nating unchurched and occasional attendees. Ang tawag po natin dyan ay community. Pagkatapos ng community ay crowd. Sino naman yung crowd? Regular attendees. Ang pangatlo na mas mataas na antas ay congregation o yung tinatawag nating members. Pang-apat, yung committed. Ito na yung mga members na nagmamature. We call them committed. At yung core, ayan na yung mga workers, no? Mga full-time workers, pastors, ministers sa loob ng simbahan. So, kung meron pong 100 members ang isang church, kung ako po ang pastor, ika-classify ko yung 100 kong miyembro sa simbahan. Doon sa 100, ilan ang mga unchurched at mga occasional attendees? Pag sinabing occasional attendees, yung mga nandyan sila kapag merong okasyon, kaya nga tinawag na occasional attendees, nandyan sila pagka anniversary, nandyan sila kapag may Thanksgiving, nandyan sila kapag may mga special events or activities sa church. Yan yung mga tinatawag na occasional attendees, no? At yung unchurched, ibig sabihin, nakakadalo na pero hindi pa sila bahagi ng simbahan. So pag sila ay unchurched, dumadalo na pero hindi pa sila miyembro ng simbahan, at yung mga sumusulpot-sulpot sa mga activities na special, ay ang tawag po natin dyan ay komunidad or community. Okay? Yung pangalawa po ay crowd. Ano ba yung crowd? Ito yung mga regular attendees. No? Dumarating na, regular na ang kanyang pag-attend. Hindi na siya occasional, regular attendees na siya. Kaya lang, hindi pa talaga siya, hindi pa niya naunawaan ang ibig sabihin ng membership, hindi pa niya naunawaan ang ibig sabihin ng commitment, pero nandiyan na siya. So, regular na siyang umaten. Ang tawag natin doon ay crowd, no? Then, ang pangatlo po ay congregation. Ito na po yung mga miyembro. Ito yung mga nag-signify na sila ay hindi na lang basta regular attendees, nag-signify na sila ay miyembro na. Siguro, nagpa-water baptize na yan, at nagkakaroon na siya ng interest na
maging kabahagi ng mga ministry. Yan, ang tawag natin dyan ay pangatlong antas, no? Commitment. Yung pang-apat ay committed, na ang ibig sabihin ng committed ay hindi na lang regular attendee, hindi na lang sila basta member lang, sila ay mga maturing members. Pag sinabing maturing members, meron na silang involvement sa ministry, nagagamit na sila, meron na silang extra oras na ibinibigay maliban sa regular na 2 oras sa gawain. Siguro nag-a-usher na yan, nagbo-volunteer na yan sa service. Ah, di ba? Sila siguro nag-aayos sa mga upuan, naglilinis sa church. Siguro miyembro na sila ng worship team. Sila ay miyembro na ng prayer shield ministry. Nag-a-usher na sila. Yan, ito yung mga committed, no? Kasi hindi na lang sila regular attendees, hindi na lang sila basta regular members, sila ay maturing members. At ang pinakamataas na antas ng commitment ay yung core, C-O-R-E. Ito yung mga ministro, yung mga naglilingkod na sa simbahan. Well, mga ministers of the church. So, nais nating ibalik uli yan, no? Yan po yung pinaliwanag ko na 5 levels of commitment, no? 5 antas ng commitment. Community, ito yung mga unchurch and occasional attendees. Crowd, ito yung mga regular attendees. Congregation, ito yung mga members. Committed, ito yung mga maturing members. At yung core, sila naman yung mga ministers na sa simbahan. Ang layunin ng simbahan ay patuloy na itulak ang i-promote, ano, ang mga tao patungo sa sentro sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga personal na espiritual na pangako. Sa particular, tinatawag natin ang mga tao sa 4 na pangunahing pangako. Ibig sabihin, ang goal ko bilang ministro ay hindi lamang mananatili na community o occasional attendee ang isang tao. Dapat maging regular attendee. At ang goal ko naman sa regular attendee ay gusto ko maging church member na talaga siya. At gusto ko sa mga church members ay magkaroon ng maturity, na sila ay magiging maturing members. At yung mga maturing members ay mga ilan siguro sa kanila magkaroon ng desire na mag-serve din sa Panginoon sa isang full-time na uri ng paglilingkod. Okay? So, let's go to the next point natin. The 4 church covenants. The 4 church covenants. Ano ba itong 4 na tipan o covenants ng church? Diba? Ang una nating covenant ay yung tinatawag nating the membership covenant. At ano ang membership covenant? Is a commitment to Christ and our church family. Our commitment to Christ and our church family. Yan po ang unang covenant, no? May 4 na covenant na dapat nating tayo maging kabahagi sa loob ng isang gawain. At ang unang covenant nga, yung tinatawag nating membership covenant. Ito ay isang pangako kay Kristo at sa ating pamilyang simbahan. Amen? Ang sabi po ng Bible,
You are members of God's very own family, and you belong in God's household with every other Christian. Ephesians 2:19, the Living Bible. So, very clear. Ang sabi po ni Pablo, kayo ay mga miyembro ng sariling pamilya ng Diyos. So, ang bawat mananampalataya ay miyembro ng pamilya ng Diyos. At tayo ay kabilang saan? Sa sambahayan ng Diyos, kasama ng bawat iba pang Kristiyano. Amen? So, hindi ako pwedeng ako lang ay pamilya ko ng Diyos. Kailangan kasama ko ang bawat iba pang Kristiyano. So tayo, lahat tayong mga mananampalataya ay kasama sa tinatawag na sambahayan ng Diyos. Pero, di ba, kinakailangan magkaroon tayo ng talagang permanenteng kinabibilangan na simbahan. Bagamat marami po ang mga local churches, pero hindi po pwedeng kung saan-saan lang tayo. Kailangan meron tayong pipirmihan na isang gawain. Hindi po pwedeng kung saan-saan tayo nakakarating. Na ngayong linggo, dito ako magsisimba. Sa susunod na linggo, sa ibang simbahan naman ako. Sa susunod pang linggo, sa ibang simbahan naman ako. Hindi po ganun. Kinakailangan may permanente tayong pamilya. No? Bagamat kapatiran natin yung mga ibang mga gawain na yon, pero dapat meron tayong membership sa sarili nating pamilya. No? Ang pamilya ng Diyos. Sa kanila, meron din siguro silang membership. Tayo may membership din. Pero sila at tayo ay kasama sa pamilya, sa sambahayan ng Diyos. Amen? Tayong mga Kristiyano. Ayan. So, ano po ang pangalawang covenant natin? O ano po ang bahagi ng covenant pa? Sabi po ng Romans 12:4-5 sa Living Bible. We are all parts of Christ's body, and it takes every one of us to make it complete. For we each have different work to do, so we belong to each other and need all the others. Romans 12:4-5. So very clear, ano? Lahat tayo ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. At kailangan ng bawat isa sa atin upang gawin itong kumpleto. Dahil bawat isa ay may iba't ibang gawain na dapat gawin. Kaya tayo ay kabilang sa isa't isa at kinakailangan ang lahat ng iba pa. So yan po ang nauna ang membership covenant. Ito ay isang pangako kay Kristo at sa ating pamilyang simbahan. Okay? So, in-encourage ko po kayo kung wala pa po kayong church at kayo ay happy Christian. Sabi ng happy ay kung saan-saan po tayo lumulukso, kung saan-saan tayo nagja-jump. Hindi rin tayo mag-grow kasi hindi tayo lalago kapag ka, ngayon, dito ako kakain, dito ako mag-attend. Tapos siguro, isang buwan, sa kalahati, may naayawang ka, lipat ka na naman. Pagdating mo dun sa linipatan mo, may makikita ka na naman na hindi mo gusto, lipat ka na naman sa iba. Pag wala kang permanente, hindi ka lalago, for sure. Tandaan niyo po yun. Talagang ang isang halaman po na palipat-lipat, ano po yan, nagda-dry, minsan nga namamatay na rin. Diba?
Kaya pag ang isang halaman ay patuloy mong binubungkal at linipat mo ngayong linggo, nandito. Sa susunod na linggo, ilipat mo naman sa isang paso. Sa susunod na linggo, ilipat mo na naman sa isang paso. Hindi siya makakapag-create ng ugat na mag-absorb ng nutrients sa ilalim ng lupa. Kasi nga, nag-a-adjust pa lang siya sa bago niyang environment, lilipat mo na naman siya. So, hindi po tama po yun. No? Hindi po tama yun. So, kailangan may membership ka talaga sa isang church. No? Pag tinanong, Kristiyano ka ba? Ay, oo, Kristiyano ako. Anong pamilya ka kabilang? Anong church ka kabilang? Ah, ako, ano ako? Freelancer ako, no? Para bang strike anywhere. Hindi po obra 'yon. Hindi ka pwede maging freelancer. Ikaw ay dapat may kinabibilangang pamilya, no? Kasi nga ang susunod niyan ay yung dematurity covenant. Is a covenant or is a commitment to the habits necessary for spiritual growth. Yan po ang pangalawa. So aside from the membership covenant, meron tayong maturity covenant. Isang pangako sa mga gawi na kailangan para sa spiritual na paglago. Yan. So, hindi tayo basta attendi lang. Dapat kung ano pa yung ino-offer ng ating simbahan ng mga pagsasanay, eh kailangan kunin natin yun para sa ating spiritual na paglago. Hindi po sapat na Sunday attendi lang tayo. Dapat meron tayong hahakbang pa. Meron pang additional doon sa ating Sunday worship na mga trainings para tayo ay magkaroon, makaranas ng spiritual na paglago. Diba? Mahalaga po yun. Kasi pagka yung Sunday worship lang, tapos sa susunod na Sunday ka na uli magpapakita na wala pong in-between na training, feeding, o whatsoever na pwedeng maging daan ng iyong spiritual na paglago, eh kakapusin ka po along the way. No? Kaya nga sabi po ng 2 Peter 3:18, no? Continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Napansin niyo ba yung word na continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ? Hindi po tayo dapat humintong lumago. Sa halip, dapat tayo ay patuloy na lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen? So, anong gagawin natin para tayo po ay makapagpatuloy na lumago? Ah, ang sabi po ng 1 Timothy 4:7, maglaan ng oras, no? Take time and trouble to keep yourself spiritually fit. Oh, ibig sabihin nun, magkaroon ka ng maglaan ka ng oras at pagsumikapan mo. Yun ang ibig sabihin nun, no? Na ikaw ay maging spiritually fit. Ang paglago ay tuloy-tuloy. Kasi po, hindi po pwedeng tayo ay maging fit na ang exercise natin ay once a year. Diba? Kung gusto mong magkaroon ng talagang magandang resulta yung ating katawan, all truth is parallel po eh. Kailangan may regular
na ehersisyo. Hindi pwedeng ang diet ay isang araw lang, tapos anim na araw kang nagkakain. Tapos mag-expect ka na fit ka. Hindi po obra yun. Kailangan maglaan ng oras. At siyempre, yung paglalaan ng oras, hindi po madali yun, di ba? Mahirap din po yun. Pero kailangang sakripisyohan yun kasi yun lamang po ang magpapanatili sa ating kalagayang espiritual na maayos. So, yan po ang pangalawang antas, no? Yung magkaroon tayo ng tinatawag na ano ba yung pangalawa natin? Maturity. Pag sumikapan na tayo ay lumago sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa paglago, sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para mapanatili ang ating espiritual na kalagayan. Ang pangatlo po ay the ministry covenant. The ministry covenant is a commitment to discovering and using my God-given gifts and abilities in God and others. So itong ministry covenant, mga kapatid, maliban dun sa nag-attend, tapos naglalaan ng iba pang oras para lumago, no? Naglaan ng oras, magpatuloy sa paglago, ang susunod niyan ay tuklasin kung ano yung mga kaloob ng Diyos, ano yung mga regalo, ano yung kakayahan na bigay ng Diyos para magamit natin sa Diyos at para sa iba. Diba? Tuklasin natin. So, okay, attendin na ako, nag-attend na ako ng training din. So, nag-attend ako ng mga Sunday worship. Nag-attend din ako ng mga trainings, discipleship training siguro. Pero maliban doon, ano pa yung ibang kaloob, regalo, kakayahan na ibinigay ng Diyos na dapat mong gamitin para maibalik mo sa Diyos yung binigay niya sa iyong regalo o kakayahan at magamit mo yung the same regalo at kakayahan para sa paglago ng ibang tao. Ibig sabihin nun, hindi na lang ikaw ngayon. Kasi yung pag-attend, para sa iyo yun. Yung pagsasanay, para sa iyo yun. Pero yung pag-ministeryo o yung paglilingkod, hindi na para sa iyo. Ginagawa mo na yon para sa iba. So para nalampasan mo na yung panahon na ang ipinupunta mo lang sa church ay para sa iyo. Kasi ang pangatlong covenant o pakikipagtipan, yung gusto mo nang magamit ka ng Panginoon. Di ba? Okay. So ano nga ba ang sinasabi ni Pedro sa 1 Peter 4:10? God has given each of you some special abilities. Be sure to use them to help each other. Okay? So very clear, no? May iba't ibang uri ng paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ni Pedro, binigyan kayo ng Diyos ng ilang natatanging kakayahan. Siguraduhin gamitin ang mga ito upang tumulong sa isa't isa. Hindi po pwedeng binigyan ka ng kakayahan na hindi mo ginagamit. Diba? Kasi kaya ka binigyan ng kakayahan para magamit mo na matulungan ang iba na gusto ding lumago. Eh alam niyo ho, pag narating niyo yung pangatlong antas na yan, parang mas masaya, parang mas may challenge na ang pagiging Kristiyano.
Kasi you are no longer parang you are not living for yourself anymore, but you are living for somebody else, no? Kaya sabi din ni Pedro, 1 Corinthians 12, sabi niya, there are different kinds of service to God. Together you form the body of Christ, and each one of you is a necessary part of it. Amen. May iba't ibang uri ng paglilingkod sa Diyos. Magkasama kayong bumubuo sa katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay kinakailangang bahagi nito. Amen. Praise God. At dadako tayo sa pang-apat na covenant, no? The Missions Covenant. The Missions Covenant is a commitment to share the good news with others. The Mission Covenant. Isang pangako o ang pakikipagtipan sa mission, isang pangako na ibahagi ang mabuting balita sa iba. So, hindi ka na lamang naglilingkod sa ministeryo, kundi nagbabahagi ka na ng salita ng Diyos sa iba. At yan po ay tungkulin nating lahat. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa iba ay hindi lamang po tungkulin ng mga pastor. Tungkulin po nating lahat yan. Maliwanag po sa sabi ng Acts 1:8 sa Good News Bible, you will be my witnesses for me to the end of the earth. To the end of the earth. So, kayo ay magiging aking mga saksi para sa akin at paano natin gagawin hanggang sa dulo ng mundo. To the ends of the earth. Amen? At sa 1 Peter 3:15, ang sabi po, always be prepared to give an answer to everyone who ask you to give the reason for the hope that you have, but do it with gentleness and respect. O, diba? Sabi, ano encouragement ni Pedro sa atin? Laging maging handa na magbigay ng sagot sa lahat ng humihiling sa iyo na ibigay ang dahilan ng pag-asa na mayroon ka. Ngunit gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. So parang yung covenant na apat, no? The covenant of membership, maturity, covenant of ministry, and covenant of mission ay parang ito yung apat na modules. 101, 201, 301, 401. Membership, maturity, ministry, mission. No? 101 is membership, 201 is maturity, 301 is ministry, 401 is our life's mission. Amen. So let's proceed. Why do we have these covenants? Because we become what we are committed to. Bakit po kailangan natin ang apat na pakikipagtipan na ito? Yung covenant sa membership, covenant. Yung pag sinabing covenant, yung ipangako mo ba na ikaw yung maging membro, ikaw ay dapat lumago, ikaw ay dapat naglilingkod na din, at dapat nagpapagamit na din. Bakit kailangan natin yun? Dahil nagiging tayo kung ano ang ating commitment. Diba? Sabi nga natin, we become what we are committed to. We become what we are committed to. Amen? Malalim pala, kaya sabi ng iba ganun pala ang mga Kristyanismo. Akala ko attend lang every Sunday. Isa lamang po yun. Yun po yung magandang beginning na. Yung the mere fact na ikaw ay nagsisimba na, the mere fact na ikaw ay nagagamit na, magandang senyales na
ikaw ay lalago, ikaw ay magagamit, at balang araw ay makapagdala din ng iba, ibang tao para sa Panginoon. Amen. So, nais kong ituro ang 10 prinsipyo, no? The 10 principles that make our church unique. Ano po yung 10 principles? No? Mga 10 prinsipyo na ginagawang natatangi ang ating simbahan. So, hinati ko po sa dalawang slides po ito. Ito po yung unang 5, no? Dapat ang isang simbahan ay seeker-sensitive. Meron tayong affinity group. Ipapaliwanag ko po isa-isa yan. Tayo ay driven by purpose. Tayo ay mayroong defined target. At mayroong life development process. May kanya-kanyang verses po yan. Una, sa 10, unang 5, 10 prinsipyo na ginagawang natatangi ang ating simbahan, mga serbisyong sensitibo sa naghahanap. Yung alam mo yung need ng tao. Yung namimit mo yung need ng taong dumarating. Kasi nga naman, pag hindi natin namimit na kakatagpo na pagseserbisyuhan yung hinahanap ng tao, eh hindi po sila magpapanatili sa gawain. Diba? Kaya minsan nagtataka tayo bakit hindi na siya nagpatuloy kasi baka hindi na meet, hindi nakatagpo yung kanyang pangangailangan. Meron tayong affinity group. Pag sinabing affinity group, kung ako ay married couples, dapat ako ay affiliated, meron akong affinity, meron akong connection sa mga katulad ko na mas nakaka-relate sa aking kalagayan, no? Yung pangatlo ay driven by purpose. Lahat po ng activity dapat sa gawain ay may layunin. Hindi lang yung nakaisip tayo, oy, mag-concert nga tayo. Oy, film showing nga tayo. Oy, mag-outing nga tayo. Dapat lahat ng activities sa church ay merong malinaw na purpose, merong malinaw na objective. Kasi pag hindi, nagkaroon lang tayo ng activity, pero wala tayong inaasam-asam na resulta. Ano pa? Tinutukoy dapat nating ang target o merong defined target. Ano ba ang defined target? Anong segment ng society ang defined na target natin? Ang panglima ay life development process. Yung kaninang 5 hakbang o 5 antas ng paglago ay proseso po ng pag-unlad ng buhay. Ng isang occasional attendee ay dapat meron tayong design sa kanya na maging regular, maging member, maging committed member, at maging servant ng Panginoon. Amen? At ang panghuli ay ang 6-10. Every member a minister, behavioral preaching, authentic leadership, climate acceptance, and keep the structure simple. Itong 10 po na aking pinakita ay para makita ninyo ang 10 principles para ang isang simbahan ay maging unique. Sana ma-share ito sa mga pastors, ano? Bawat miyembro ay ministro. So, dadaan lahat sa training, preparation, kasi every member a minister. Pangangaral sa pag-uugali na ang ating mga preaching ay more on buong, the whole person ang tinuturuan natin. Hindi lang natin sila tinuturuan mga singers o mga worshipers. Turuan din natin sila maging good
member of the community. Tuturuan din natin na maging magalang ang mga bata sa nakakatanda. Kumbaga, the whole person ay may matututunan. No? Ano pa? Meron dapat authentic leadership. Hindi po sinabing mga knowledgeable or yung leadership na leadership sa pamantayan ng mundo. Pag sinabing authentic leadership ay yung mismong namumuno, alam niya kung ano yung tinuturo niya. Yung mismong namumuno ay alam niya ang pasikot-sikot ng kanyang programang nais na implement. Hindi po po pwede na ako bilang ministro o namumuno ay magpipreach lang ako at bahala na yung aking mga co-leaders na mag-implement ng iba pang mga programa. Hindi po ganon. No? Ang pang-apat ay climate acceptance. Climate acceptance o pagtanggap sa anumang uri ng ipagkakatiwala o ibibigay sa atin ng Panginoon, na tao ay handa tayong pamunuan, di tayo namimili ng ating gusto maging miyembro. Basta pag dinala ni Lord yan sa atin, siguradong kaya natin dapat na ministeran. No? Na wala pong tupa, walang kaluluwa na nasasayang dahil hindi natin ito nalapatan ng tamang pagsasanay. At siyempre, ang pang-sampu, keep the structure simple. Yung struktura po ng programa ng simbahan ay yung huwag complicated. Huwag yung napakaraming mga complicated na mga salita o mga programa na ikaw mismo hindi mo na ma-recite, ma-quote kung ano ito. Simple lang na struktura. No? So, yan po yung sampu na mga pamantayan, no, ng isang unique na simbahan. Maraming salamat po, ha. Diyan na po nagtatapos. Medyo overtime ako na 3 minutes. Salamat po sa 209 na kasama nating nagtapos sa programang ito. Magbabalik po ang ating Christian Life and Service Seminars sa susunod na Martes, loobin ng Panginoon, para sa ating week number 7 or lesson number 7. Huwag kalilimutan, bukas po ang inyong lingkod, Pastor Rene Alog, ay magbabalik po ako para sa ating devotional, 6:30 in the morning. At sa gabi, sa ganitong oras, ay ang ating Wednesday class, ang Training for Incoming Leaders, week number 6 na din po tayo. So, pagpalain po tayong lahat. Yung iba ay magpapahinga na dahil gabi, maaaring ka-time zone ko po kayo. Yung iba naman ay magsisimula pa lamang sila magtrabaho. Pastor Rene Alog po, ang inyong lingkod. Salamat sa lahat ng tumatangkilik at sumusuporta sa pamagitan ng pag-subscribe, no, dito po sa ating programa at masuportahan on a monthly basis ang ating program. God bless and shalom!